Dito kami ngayon sa racetrack ng downhill and nung XCO. Ayan, so magko-course preview ulit tayo ngayong araw na to. So yung race is nitong darating May 14 and 15. So yung 14, yun yung araw ng ng cross country na race, and yung 15 naman is yun yung DH, so downhill. So magka hiwalay na event, Sunday and Saturday yun. So yung Saturday yun yung XC, and yung Sunday is yung DH. So nandito tayo ngayon para i-track read yung racetrack, para kung sakaling may mga taga ibang lugar na gusto sumali at walang panahon para mag-track read, at least may idea sila sa racetrack. So ayun, kasama natin si Kuya Dennis and si Kuya JJ. So tara, umpisa na natin. And so ito din yung first ride na itong aking bagong mountain bike. Yun. So babike check ulit natin to. Maya-maya siguro pagkatapos ng ruta. So nag-isang lap na kami, ayan, medyo madumi na. Inikot lang namin ng konti para familiar na kami, dahil medyo may hirap yung wrong part. Pero ayan, so dito tayo mag-umpisa na lang, kasi namin alam start eh. So siguro dito na lang, kasi ito naman yung area na malawak. So baka sakaling dito sila. And dito tayo dadaan, kasi may mga signage naman. Depende na lang kung saan talaga yung start. Pero dito na lang tayo mag yung ating point of origin, para maikot natin, kasi loop lang naman to eh. And so dito na. Now, let's go. And so medyo nagpapahirap lang ngayon itong daan ay medyo basa. Hindi ko alam kung ganito din yung painat na nung race sa susunod. Pero hopefully, kung medyo late na, medyo maaraw na, siguro matutuyo din to. So, medyo parang gubat yung ating racetrack. Kaya ito, medyo pag umaga, basa. Siyempre, dahil maraming halaman. So ito na yung pinaka main na racetrack. Wala palang mga straw or line, pero meron naman signage. Simula dun sa kanina, eto. Oh, naku, ahon. Hirap. Hindi na kasi kumakapit yung gulong, dahil puro putik na. So yung unang napunta natin, downhill, downhill area agad. Medyo hindi pa natin kabisado yung track. Oh, naku. Okay, sana to. Nabigla ako. Pero di kayang dire-diretso yan. Medyo blind lang kasi, kaya hindi ko alam eh. Pati si Dennis nagulat eh. And then, dire-diretso lang ulit. Ayun, hindi
kahit lalaking sapatos dahil puro putik kanina. And then dire-diretso uli tayo. So pagdating sa part na to, halos flat na siya. Maya-maya ulit yung part ng maraming ahon. So hindi naman siya technical na technical. Parang typical na XCO. Yun lang. Yung ahon, grabe ang hirap. And then lalabasay dito sa maliit na bridge. Then, kaliwa. Woohoo! Mula ng putik. Grabe. And then dito tayo sa may part bandang maliit na bridge ulit. And then dito tayo. Ay, mali. Sorry. sorry. Mali ako. Diretso pala, diretso. Oh, nawala na sana ako. So, diretso pala dito sa gilid ng irrigation. Ito, medyo fast track pa. Ito pa, may mga puno. Nakaharang yung ano, dagdag trail. Dagdag trail sa race. Obstacle. Yun lang, madulas yan pagbasa. Kaya buka-baba kami. Yun na yun, diretso lang ulit. Literal ko na. So dito medyo patag-patag pa lang. Wala pong ganong technicalities sa track. Come on. Para maipakita natin sa mga viewers. Napaka-press ko, grabe. So dito sa part na to, dito mag-uumpisa yung medyo may hirap. Hindi siya technical pero maraming tirik yung mga ahon. Mga ipapakita ko. Hihingan na rin ako.
Kaya, bagayin dito eh. And so ito yung sinasabi ko nga, medyo mahirap na part. Pag pumasok na dito sa may kakahuyan, ito yung mga kawayan. Ito na mag-umbisa. Si dire-diretso to ahon, puro patulak. Para kasi hindi matirik sa GoPro. Pero grabe, matirik yan. So, pakita natin para may idea kayo kung gaano kahirap yung race track. Tara, let's go. Pero tulak tayo, hindi kaya na. Hindi ko kaya i-bike yan, grabe. And so dito, tulak na tayo. Ito lang, medyo matirik na. Tumabahaba din siya. Hindi ko alam kung ano yung exact na bilang niya sa meters or sa ano. Pero grabe, mahabang ahon. Hindi siya parang usual na gradient. Teka, bukas natin ng ating cycle computer para makita natin kung ilan yung gradient niya. And so nandito ako sa baba pa lang, gitna. Ay si Kuya JJ. Ayun si Dennis oh. And so para makita nyo, diretso yung camera. Ayan, hindi ko tinitingala yung mga tol. Ganyan, katirik, grabe. And gradient, tara tingnan natin gradient natin. Oh, hindi nagre-register ah. Ito dito banda, medyo papatag ng konti. Medyo lang. Ito dapat may jogging kayo dito. Para may practice kayo sa pagtutulak ng bike. And then ito. Kita nyo naman. Patirik ulit, nakakyatan. Ito. Tara. Naku, umaabot sa 20% yung gradient mga tol. 20! Hanip! Konti na lang nasa tasa tayo. Tulak talaga to, grabe. Endurance. Woo! Rota kayo ah.
And then dito na. So dito yung initial natin kanina na start. Sa araw dito ulit yan. So pagkana natin dito, ayun, dito tayo nag-start. So ito yung pinaka-loop nung race track ng XCO dito sa Lagi. Gaganapin sa May 14, Sabado po yan. And then ayun, nakita naman natin yung pinaka-buong race track, yung buong loop niya. So wala nang ibang signs, kaya ayun. Ito na yung kabuuan ng XCO na racetrack dito sa Lagi. So sa May 14 nyo mga tol, IPM nyo na lang yung page ng Belo and yun, or si Kuya JJ, yan, PM nyo. PM yung IDC mga tol. Sila yung nasa team ng malapit sa organizer. So kung ipipm nyo sila, sigurado makakarating yung mga concern nyo. Ayun, so hanggang dito na lang muna tayo. Lagi racetrack. So May 14 yan mga tol, XCO. And May 15 is downhill. Ayan, so sali kayo siguro. Meron pang chance na mag-register or mag on-site registration. Visit lang kayo dito sa may Lagi sa Lagi ba to? Kuya? Lagi dito sa Luwag City, Barangay Lagi. And so may sigurado ako on-site registration and age category siya mga tol. Kaya hindi na kayo lalaban kung sakaling may mga edad na kayo, hindi na kayo lalaban sa mga bata. Kagaya na sa Vertex, yung sa Vertex kasi walang age cut eh. So ayun, thank you sa pagsama sa amin sa aming course preview and sa bike check natin. So ayun, kita-kits na lang sa susunod mga tol. Ride safe, ingat kayo.